Nagkabitak-bitak ang ilang palayan sa Calasiao, Pangasinan kasabay ng pagkatuyo ng ilang irigasyon. Nakatutok si Russell Simorio. Nagkabitak-bitak na ang ilang palayan sa Barangay Talibao, Calasiao, Pangasinan dahil sa init ng panahon. 4 na linggo ng tuyo at walang supply ng patubig mula sa mga irrigation canal. Hindi makapagsimulang magtanim ng palay ang magsasakang si Mam Pablo. Lugi raw siya sa nakaraang harvest season, kaya umaasang makababawi ngayong second cropping season. Wala pa yung tubig. Kailangan na namin yung tubig sa NIA. Talagang mag-uumpisa na kami. Walang-wala. Hindi kami makapagtanim. Yan talaga. Kahit may deep well kami, luging-lugi. Bukod sa Talibao, tuyo rin ang mga irrigation canal sa Bunlag, Mangkup, Calasiao, Lasip at Malabago. Ayon sa Office of the Provincial Agriculturist, ekta-ektaryang palayan sa lalawigan ang hindi matamnan ng palay dahil sa epekto ng El Nino. Wala talagang patubig, di sila nagtatanim. Alam naman nila yon. If we travel sa Pangasinan ngayon, lalo na dyan sa Western Pangasinan, di na sila magtatanim after first crop ng rice. Ayon sa National Irrigation Administration, inaalam na ang mga lugar na hirap sa patubig, pero tiniyak nilang tuloy-tuloy ang supply ng patubig ngayong second cropping season. Tuloy ang validation na ginagawa, ang site inspection, para matugunan ang pangailangan may kinakarapatan ng ninyo, pero tiniyak po ng NIA na sapat ang patubig. Iminungkahi ng OPAG sa mga magsasaka na magtanim muna ng drought-resistant crops para hindi magkaroon ng problema sa patubig. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, One North Central, Luzon.